tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na magalak at magsaya. Ito na ang araw gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na magalak at magsaya. Alamesa ng Diyos, magalak at magsaya. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, bakit ba kayo nadidepress o nalulungkot minsan? Hindi dahil marami kayong problema. Kung hindi, baka naman nakakalimutan nyo ng makinig sa mabuting balita. Kung ano ang ating pinakikinggan, yan din ang ating nararamdaman. Makinig ka sa mga masasama na balita. Makinig ka sa masama mong nararamdaman o naiisip. Talagang sasama ang iyong loob. Bibigat ang iyong karanasan. Tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil sa gitna ng mga masasamang nangyayari sa ating buhay, si San Lucas isinulat niya ang mabuting balita ng pagliligtas sa atin. Mga kapatid, palagi tayong bumalik sa Diyos, lalong-lalo na sa Kanyang salita, para muli tayong lumakas at makapagpatuloy sa ating buhay, paglalakbay, pabalik sa kaharian ng Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan lumayo tayo sa Diyos dahil sa ating pagkakasala, na natili tayong nakatingin sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, sa mga pagkakataon na nanghina tayo sa ating pananampalataya, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarahan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Ang inoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo, buktong nanak ng Diyos,
kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama na Espiritu. Salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mo ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan. At lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito. Sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Epeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaytanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong lilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Hallelujah, 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 hallelujah.
hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo. Sinugo ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok nyo sa aliman bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay ng iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap sa kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimanbayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, may tanong lang po ako sa inyo. May good news ba kayo ngayon? Meron ba kayong mabuting balita sa araw na ito? Alam ko po, marami sa inyo dumadaan sa iba't ibang problema. Marami sa inyo meron mga pagsubok na hinaharapan ngayon. Pero sa gitna ng inyong mga paghihirap, gitna ng mga masasamang nangyayari sa inyo, allow me to give you two good news. The first good news is, remember this, you can do it. God gave you the power to overcome whatever problem you have now in your life. Ang unang mabuting balita, sabihin mo, maniwala ka, kaya ko to. Kaya mo yan. Hindi tayo binuhay ng Diyos para mabigo. Amen? Kung ikaw ay binuhay ng Diyos, kung ikaw ay ginising niya ngayon, isa lang ibig sabihin, kaya mo yan at kakayanin mo yan. Isipin niyo po ito, malayo na ang inyong narating. Kahit na malayo pa ang gusto mong marating, meron ka nang nagawa, meron ka nang nakamtan, meron ka nang tinanggap mula sa Diyos. Amen? So the first good news is, believe it, you can do it. Say to yourself, I can do it. Amen? But the second good news is, God can do it for you. Ang pangalawang mabuting balita ay, kaya ng Diyos kung magpapatulong ka. Everything is possible with God. Walang imposible sa Diyos. Basta't maniwala ka, basta't magpatulong ka, basta't lumapit ka, hindi ka papabayaan ng Diyos. Kakayanin mo anumang problema mo, anumang pagsubok mo sa tulong ng Panginoon. That is the second good news. Kung dadasalin natin ito, kung papaniwalaan natin ito, araw-araw, ngingiti kayo, matutuwa kayo, magbabago ang iyong nararamdaman, lalakas kayo, at makakapagpatuloy kayo sa inyong paglalakbay dito sa mundo. Amen? Meron pong isang lalaki. Ang pangalan po niya ay si James. Nung po minsan, itong lalaking ito, inalis po sa trabaho sa construction company. Depressed na depressed po siya.
dahil nagkapatong-patong po ang utang. Dahil hindi siya makapagbayad yung kanyang sasakyan, kinuha ng bangko. Dahil wala siyang pera, pati po ang kanyang tahanan, kinuha din. Hindi po niya alam kung anong kanyang gagawin. Litong-lito po siya. At dahil po dito, nakaisip siya ng masama na magpapakamatay na lang siya, magsusuicide siya. Dahil po, gulong-gulo ang kanyang isip. Hindi po niya napansin na napadpad po siya sa isang diner, sa isang restaurant. Doon sa kakaunting pera niya, pinambili po niya ng pagkain. Ito po, nag-decide siya na huling pagkain na niya ito bago po siya magbibigti, bago siya magpapakamatay. Pero habang kumakain daw itong si James, meron po siyang narinig dito sa kabilang table. Isa pong nanay, habang daladala po niya ang kanyang sanggol, umiiyak yung nanay. Nakikiusap po itong ina sa waitress, nagpapalimos, humihingi ng pagkain. Meron po naramdaman itong si James sa kanyang sarili. Parang nabuhayan yung kanyang kalooban. Kaya doon sa natitira niyang pera, tumayo po itong si James, binigay po doon sa nanay at sinabi, alagaan niyo po ng mabuti yung inyong anak, yung inyong baby. At lumabas siya doon sa kainan. Habang naglalakad, nawala po yung kanyang iniisip na magpakamatay. May na-realize itong si James. Sabi niya sa kanyang sarili, tingnan mo nga naman, kahit na hirap ako, meron pa pala akong lakas at kapangyarihan na makatulong sa iba na mas nahihirapan kesa sa akin. Pagkatapos po nun, naghanap po ng ibang trabaho ito si James. Siya po ay nag-umpisa muli. Siya ay nagsumikap. Paunti-unti, nakabawi po siya. Kumita siya muli, nagtrabaho siya, nag-improve yung trabaho niya, nakapag-ipon siya, paunti-unti, gumanda ang kanyang buhay. Kalaunan po, naging matagumpay siya. At siya po ay nagkaroon ng sarili niyang construction company. At ngayon po, sa Amerika, si James, isa po siyang milyonaryo. At tumutulong po siya sa napakaraming mga nanay na kamukha nung kanyang naranasan na nahihirapan daw po na bumili ng pagkain para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga sanggol. Tinutulungan po niya yung mga nanay na nahihirapan. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Napakagandang tandaan na kahit na sa ating kahirapan, may lakas pa rin pala tayo. May kapangyarihan ka pa rin at pwede kang tumulong sa ibang nahihirapan. Do not forget that even in your poverty, even in your difficulty, you can still make a difference. You can still be an inspiration to others. Hindi naman po natin kailangan maging mayaman para tumulong. Hindi po ba? Hindi mo naman kailangan na may laman ang iyong bulsa para ikaw ay makapagbigay. Ano ang iyong kailangan para ikaw ay makatulong at makapagbigay? Ang napakahalaga, ang importante ay may laman ang iyong puso. Sometimes other people have money in their pockets and yet they cannot give. What is the most important is that we have love in our hearts so that we can give and we can serve and we can help others. Unahin po natin, bigyan laman ang ating mga puso bago ang ating mga bulsa para ikaw ay makatulong at makapagbigay sa iba. Hindi niyo po ba narinig sa ating ebanghelyo mula sa ating Panginoon? Sinugo niya sa misyon ng kanyang mga alagad, pero wala siyang pinadala sa kanila. Binindisyonan sila, tinuruan sila. Ang tanging daladala nila, hawak-hawak nila, ay ang mensahe ng Diyos. Bakit po walang pinadala ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad? Paano sila mabubuhay? May dalawa pong magandang dahilan si Jesus. At ito din po ang pinapaabot niya sa atin. Ito po ang tinuturo ng ating Panginoon sa atin. Unang-una, pinapaalala lang ng Diyos sa atin, sapat na ang kanyang bendisyon, ang kanyang pagpapala, ang kanyang salita para tayo ay mabuhay. Amen? It is not money and food that gives us life, but it is always the grace of God. Remember that. Hindi po ba si Jesus ang nagsabi sa atin that man does not live by bread alone, but by every word that comes out
from the mouth of God. Wala pong pinadala si Jesus sa kanyang mga alagad, pagkain, gamit, dahil gusto niya ang kanyang mga alagad ay umasa sa kanya. At ano po ang sabi ng Biblia pagdating sa pag-asa sa Diyos? The Bible says that those who hope in the Lord, their strengths are renewed. Wow! Napakaganda po, no? Paano ka lalakas? Paano ka tatatag? Paano ka magkakaroon ng buhay muli sa pamamagitan ng iyong pag-asa at pagkapit palagi sa Diyos? Pero pangalawa, walang pinadala na pera, kayamanan o pagkain ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Bakit? Kasi gusto niya magbago ang mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. We know that money can change a person. Amen? Kamukha na lang po yung mga matutuwid. Bigyan mo ng pera, magiging baluktot yan. Kung minsan yung mga simple, pag nagkaroon ng pera, nagiging magarbo. Yung mga pangit minsan, pag nagkaroon ng pera, aba, gumaganda. Amen? Yung mga mapagbigay, pag nagkaroon ng pera, minsan, nagiging swapang. But Jesus did not want His disciples to be corrupted by money. Remember, my dear friends, that our purpose in this life is more than earning money, more than acquiring wealth. We came here, God gave us life, for what? So that God can love us. So that we can love God and love others. Baka nakalimutan niyo po yan, ha? Dahil sa inyong paghahanap ng pera. Ang hanap buhay, hindi lang makikita sa pera. Ang hanap buhay talaga, makikita mo sa Diyos. Amen? Ano ang nagbibigay buhay minsan sa isang tao? Hindi po ba ang pagmamahal? Kapag wala na nagmamahal sa iyo, kapag wala kang minamahal, hindi po ba parang wala nang dahilan para mabuhay? Kaya meron po madalas mga nagpapakamatay, mga nagbibigti, dahil hindi nila nararamdaman na sila ay minamahal. Opo, napakasarap kapag may sweldo na. Napakasarap ng pakiramdam. Kapag may pera ka sa iyong bulsa, iba ang iyong lakas. Pag alam mo, meron kang savings, parang ikaw ay nasa langit minsan. Pag tumama ka ng premyo, pag tinamaan mo ang iyong negosyo, pag kumita ka sa iyong business. Pero, pakaisipin niyo po ito, mga kapatid, walang katumbas na saya kapag alam mo at nararamdaman mo, may nagmamahal sa iyo at may napapasaya kang tao. Aanuhin natin lahat ng pera dito sa mundo kung wala kang minamahal at kung hindi ka minamahal ng ibang tao. Minsan, may tao na nabubuhay lang para maghanap ng pera. Pero, bakit minsan din meron taong nagpapakamatay kahit sobrang dami na ng kanilang pera? It is because we are reminded, money does not fulfill the deepest desires of our hearts. Even without money, you can still give. Please remember that. And when you give, you ignite hope in other people and in you. Para po dun sa mga nalulungkot sa inyo, nadidepress sa inyo, subukan niyo po yan. Tumulong po kayo. Tumulong hindi lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera. Pero tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng oras ng iyong galing sa iba. Makikita niyo po, mag-iiba ang inyong nararamdaman. Magiging mas masaya kayo, magiging mas payapa kayo. Si San Lucas, isa po siya sa mga ebanghelista. Tinatawag po natin siyang manunulat ng mabuting balita. Ang ganda po nun, no? Pakaisipin niyo. Ang translation po ng evangelist sa Tagalog ay manunulat ng mabuting balita. At napakagandang itanong po sa atin yun. Ikaw kaya, ano kang klaseng tao? Ikaw ba ay manunulat ng mabuting balita? Tagadala ng mabuting balita? O baka naman ikaw ay isang manunulat o tagadala ng masamang balita? Napakarami po ngayon. Hindi po sila manunulat ng mabuting balita. Pero anong ginagawa nila? Manunulat sila
ng maling balita. We live in a world that is full of bad news. We live in a world that is full of fake news. No wonder a lot of people are unhappy. No wonder that a lot of people are depressed. No wonder that a lot of us are tired and exhausted. Dahil ano po ang kulang na kulang ngayon? Inspirasyon. Mga kapatid, ginawa ka ng Diyos hindi para magbigay ng depresyon sa ibang tao. Please, take time to listen to the Lord. Kung ikaw ang nagiging dahilan ng pagluha sa iba, sana naman magising ka. Sana naman maawa ka sa ibang tao. Binigyan ka ng buhay ng Diyos para ikaw ay maging mabuting balita sa iba. Sa mundo po natin ngayon, ng punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng mga pagsubok, punong-puno ng paghihirap. Mga kapatid, sayang po ang buhay natin. Naway tayo'y maging San Lucas sa iba sa mundo. Tayo sana ay maging tagapagdala ng mabuting balita. Hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong ka. Hindi mo kailangan maging sikat para magbigay ka ng inspirasyon sa iba. Umpisahan po natin sa ating mga pamilya. Baka naman, ikaw ay nagiging sanhi. Ikaw ay nagiging daan ng pagluha sa iba. Ang kapatid, hingin po natin ang tulong ng Banal na Espiritu, ang dasal, panalangin ni San Lucas. Naway tayo'y nakakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Naway maipasa natin, maibahagi natin ito sa iba. Why be good? Why bring the good news to others? Because you might forget this. God continues to be good to you. Maging mabuting balita ka, magdala ka ng kabutihan sa iba. Bakit? Kasi ang Diyos hindi tumitigil sa pagmamahal at pagiging mabuti sa iyo. Ito po ang ating ipagdasal, ipatulong. Sabihin natin, Panginoon, gitna ng aking kalungkutan, gitna ng aking pagod, gitna ng aking mga pagsubok, tulungan mo ako na dalhin ko ang kabutihan na tinatanggap ko sa iba para ang mundo ay makaramdam ng inspirasyon. Sabihin po natin, San Lucas, tulungan mo kami, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binibigyan tayo ni San Lucas ng Ebanghelyo mayaman sa salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan na mapagmahal at tagapagligtas na inihayag ng Ebanghelyo ni San Lucas. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway, gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at ang mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway masiglang makilahok sa gawaing pangmisyon ng simbahan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, nilalapit namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ipagkaloob mo ang mga ito, alang-alang sa iyong anak, ang mapagmahal na tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Papalamo at tanggapin.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami kusang makapaghain upang ang mga alay na ihahandog namin ngayon sa kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyo lahat.
Kapatid, naririto ng ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkaloob mo ang tinanggap namin sa hapag mong banal, ay magpabanal at magpalakas sa amin. Sa pagsampalataya sa mabuting balita, ipangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May dalawa daw pong klaseng tao sa mundo. There are two kinds of people in the world. The first person is those people who make us happy wherever they go. And the second kind of person is those people who make us happy whenever they go. Hindi ko po alam kung nauunawaan niyo yon. Rewind niyo po. Ang unang klaseng tao ay yung napapasaya lahat ng tao saan man sila pumunta. Pero yung pangalawa, sila yung mga tao nagpapasaya sa iba pag umaalis na sila. Bakit yung unang klaseng tao napapasaya lahat ng kanilang nakakaharap, nakakasalamuha? Dahil sila ay good news, may mabuti silang dinadala. Pero yung pangalawang klaseng tao, nakakapagpasaya lang pag umaalis na siya kasi siya'y bad news. Are you the person who brings good news? Or are you the person who brings bad news? Nauunawaan ko po. Meron at meron tayong mga problema at pagsubok. Meron tayong mga bagay na nirereklamo. Pero baka nakalimutan niyo po, mga kapatid, araw-araw tayo ay nakakatanggap ng mabuti galing sa Diyos. Araw-araw tayo ay binibigyan ng grasya
pagpapala ng Diyos. At ang pinakamahalagang kayamanan na tinanggap natin sa ating pananampalataya ay ang mabuting balita. Pero walang kwenta ang mabuting balitang ito kung hindi tayo naniniwala. Kaya nga, balikan nyo, pagdating po ng Ash Wednesday, tayo nilalagyan ng abo sa ating mga noo. Ano ang sinasabi ng pari? Repent and believe in the good news. Hindi malilinis ang iyong kaluluwa, hindi bubuti ang iyong nararamdaman, hindi gaganda ang iyong buhay kung nandyan lang ang mabuting balita pero hindi mo pinaniniwalaan. So, ngayong pong araw na ito, ating inaalala si San Lucas, isa sa mga naging tagasulat, tagadala ng mabuting balita. Sana tayo din dalhin natin ang mabuting balita sa pamamagitan ng ating paniniwala. Ang ating pong assignment ngayon, make somebody smile today. Kaya mo naman magpasaya ng iba kahit na nahihirapan ka. Kasi ang pagpapasaya sa iba ay isang choice. Piliin mo magpasaya sa iba. Makikita mo, sasaya ka din. Bakit kaya mong magpasaya sa iba? Kasi buhay ka. Kasi binigyan ka ng lakas ng Diyos. Kaya habang ikaw ay humihinga, habang ikaw ay nakakagalaw, please be a bearer of good news to others. Make somebody happy, make somebody smile today. And I tell you will also smile, you will also become happy, and you will feel and experience blessings from God. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kayo ay basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.